Dahil ilang linggo na lang sasalubungin na natin ang 2020, sinimulan na ng Department of Health sa Dagupan City ang kampanya kontra paputok sa kabuuang 15-16% isang Region 1 sa may pinakamalaking bilang ng mga nasugatan dahil sa paputok noong 2018. Payo ng DOH, huwag nang magpaputok at sa halip ay gumamit na lang daw ng mga trotot, palanggana at kaldero para makapag-ingay. Inabisuhan din ni Health Secretary Francisco Duque ang mga mahilig uminom dahil karamihan daw sa mga biktima ng paputok ay yung mga lasing. Bawal na yan, di ba? Magdiwang ng bagong taon na masaya at ligtas, mag-iisa sa community fireworks display sa inyong lugar. Ilang araw naman bago ang Pasko at pagsapit ng bagong taon, purman ang inilunsad ng Bureau of Fire Protection ang kampanya para iwas paputok. Narito ang report. May bagong kampanya ngayon ang Bureau of Fire Protection o BFP sa opisyal na paglulunsad ng kanilang Offline Paalala Iwas Paputok Campaign 2019. Ito ay ang sahalip na paputok, PITO. Sa launching ng kampanya, katuwang ng Department of Health, Department of Education at Philippine National Police sa San Francisco National High School sa Quezon City, ipiniliwanag ng pamunuan ng Bureau of Fire Protection kung bakit ang paggamit ng PITO ang kanilang isinusulong ngayon. Ang kampanya ng Bureau of Fire Protection sa ngayon, sa ilalim ng pamumuno ng aming director, na si Fire Chief Director Leonard Banyago, ay PITO naman ang gagamitin sa selebrasyon. Unang-una, ang PITO ay magagamit hindi lamang sa pagpapaingay in celebration of the New Year, kung hindi magagamit ito ng mga bata para tumimo sa kanilang kaisipan ang magandang gamit nito, hindi lamang sa pagpapaingay, kung hindi magagamit ito sa panahon ng mga sakuna, sa panahon ng evacuation, kung saan kung mayroong earthquake or mayroong mga insidente na ang mga pagkakasama sa pamilya, bawat membro ng pamilya ay naghihiwa-hiwalay, madaling malolocate ang mga bata sa pamamagitan ng PITO. Sa naturang programa, humigit kumulang 1,000 mga estudyante ang nakilahok sa paglulunsad ng kampanya na makakatulong sa kanila kung papaano makaiwas sa mapamuksang sunog, lalo na ngayong Yuletide season. May mga kinatawa na mga nabanggit na ahensya ng gobyerno na magbibigay ng mga interactive discussion sa mga estudyante na magtuturo sa kanila sa panganib na paggamit ng paputok at maging kung papaano maging ligtas sa mga sakuna. Ang talagang layunin ng programang ito ay pukawin ang kaisipan at kamalayan ng mga kabataan sa fire safety. Samantala, batay sa tala ng BFP, bumababa ang trend ng bilang ng mga sunog sa bansa na may kaugnayan sa paputok tuwing Disyembre. Ayon sa BFP, patunay lang ito na nagiging epektibo ang kampanya ng pamahalaan para maiwasan ang sakuna gaya ng sunog. Jade Calabroso, SMNA News. Patagal nang bawal ang illegal na paputok para iwas disgrasya ngayong bagong taon, manood na lang ng fireworks display sa lugar ninyo. Kaysa ang DOH at iba pang sangay ng gobyerno, salubungin natin ng ligtas at malusog ang bagong taon. Habang buhay ng pagsisisihan ni Mang Roderick, ang pagpulot niya ng paputok noong January 1, 1986. Bigla kasi itong sumabog sa harapan niya at napuruhan ang kanyang kanang mata. Kung hindi ako naputukan, sana nakapagtrabaho ako mas maganda. Kapag tapos ako ng pag-aaral, yung mga anak ko dapat may magandang kinabukasan niya. Si Carlos naman, naputol ang dalawang daliri dahil sa pagpulot ng paputok. Ayon sa Department of Health, mas bumaba na ang bilang ng mga firecracker-related injuries mula December 21, 2016 hanggang January 6, 2017 kumpara sa parehong panahon ng mga nagdaang taon. Maynila pa rin ang nangunguna sa may pinakamaraming tala ng injuries na sinundan ng Quezon City. Mahigit 400 ang naitalang na sugatan dahil sa paputok. Ito ay mas mababa ng 27%. Piccolo ang nagdulot ng pinakamaraming injury noong nakaraang taon, kasama rin ang Quitis, Lucis at Fountain. Pero sa inilabas na listahan ng PNP, ang Piccolo lang ang pinagbabawal. Kaya ang tanong ng ilan,
bakit hindi nalang ipagbawal ang lahat ng uri ng paputok? Palaging sinasabi ng stakeholders ay mawawalan ng livelihood ng ating mga kababayan. Imbis na paputok, pwedeng paingay ang turotot. Pero ayon sa DOH, dapat pa rin mag-ingat lalo't ang ilang turotot may maliliit na pitong pwedeng malunok. Nasa tao na ang desisyon kung patuloy pa rin isusugal ang kaligtasan. Pero para kinamang Roderick at Carlos, pag-isipan itong mabuti lalo't ang isang maling galaw, maaaring maging kapalit ang kinabukasan. Rafael Bossano, ABS-CBN News. Akala ko po kasi hindi na po bubuto. Pinulot ko, biglang sumabog. Binili ko sa tindahan, hindi ko naagis agad. Sumabog. Yung pansin din na plapay na yagis ko, sa akin sumabog. Pagsinti ko, sa akin sumabog! Taon-taon, higit 1,000 buhay ang apektado. Mahalaga ang buhay. Iwasan ang paputok. Isang paalala mula sa inyong DOH. Todo kay Health Tips. Gusto mo bang putol na daliri, sabog na mata, o sakuna dahil sa ligaw na bala, o malason ang anak mo? Gusto mo bang matetano? Para sa malusog at kumpletong katawan, huwag kang magpaputok. Todo kaalaman sa kalusugan. Okay ka! Ano ba ang mapapala ninyo sa bawal na paputok? Putol na kamay? Mabulag ka? Masunog ang bahay ninyo? Dahil sa mas pinaigting at mas pinalawak na kampanya ng DOH, bumababa na ang bilang ng firecracker-related injuries sa mga nakalipas na taon. Noong June 20, 2017, ay nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang Executive Order No. 28 na naglilimita sa paggamit ng paputok sa bansa. Tandaan na mayroon lang mga designated area sa inyong lugar para sa fireworks display. Bawal ang ilegal na paggawa at pagbebenta ng paputok. Sundin natin ito ng tama at may disiplina sa ating mga sarili para maramdaman natin ang tunay na pagbabago ng buong buo. Mag-celebrate ng New Year ng walang bawal na paputok. Tipid na, wala pang disgrasya. Huwag ka nang sumuway. This is a public service announcement.